Kayo'y nakatutok sa Daily Community Program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. At siyempre, ako pa rin po ito, si Jody Dizon Mercado, ang makakasama nyo sa kwentuhan. At siyempre, para po sa karagdagang impormasyon at sa latest updates ito sa ating komunidad, tumutok lamang po kayo sa aming mga social media platforms. Ang aming pong Facebook account ay CLTV 36 Official. At meron pa po kaming isa pang Facebook account. Ito po ang CLTV 36 News. Samantalang ang aming Instagram account naman po ay CLTV 36 Official upang makita po ninyo ang aming mga Instagrammable posts. Ang aming pong Twitter account para sa aming mga tweets ay CLTV 36. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa ating live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv. Sa mga nais makapanood naman po ng mga nagdaang programa at episodes, dito lamang po sa inyong mga programa sa CLTV 36 at sa aming mga latest uploads, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. And meron din ho kaming TikTok. Ito po ay at CLTV 36. And alam ko, excited na kayong malaman ang komento ng ating mga viewers sa ating topic question of the day. Ito na. Signs na rich yung nasa kabilang cottage. So palagay ko, ang mga sumagot nito ay nakapag-swimming-swimming na o may experience na na kapag sila ay nasa beach, nasa resort, abay, yung kabilang cottage, eh, parang marami silang pambili, marami silang pambayad. Ang sabi po ni Mike Kara, pag yung speaker nila hindi sinasabing the Bluetooth device is ready to pair. Ang ibig sabihin nun, kasi gawang ano yun, iba. Iba yung pagkakagawa kasi ng mga OG na speaker. Palagay ko, Maika, dapat ibili ka ni Bunch ng ganong klaseng mga Bluetooth speaker, ha? Para pag kayo naman ang nasa cottage, hindi rin nag-Bluetooth device is ready to pair. Ang sabi naman ni Maureen Santos Manalansan Malonzo, may baong buong lechon. Tama nga naman, imaginein mo, ah, dadalhin sa resort, dadalhin sa beach ang isang buong lechon. Tapos yung lechon na tig 15,000 pa, good for the whole resort ang dinalang lechon. Nakakatawa ang inyong mga pinapadalang mga komento. Oh, si Idol Bells TV, Lodi, ang sagot niya naman po, sapak lang buwang aldo uling elasane king pali. Pwede, pwede, wapi naman. Siyempre, madalang lang lobas araw yung mga rich kids, no? Or, malay mo, Boss Bells, pota ibat no king beach, ne? At karin pa mo, may kabuwang aldo nala. At darladra lang mig swimming pa si Bayo, pampilanda na yung resort ng Karelam Pintalan. Ing sabi na naman pong Danny Boy Gonzales Piray, yung dala nilang baso, hindi cup noodles. Alam mo yung basong kulay red? Yun, yung matitigas na uri ng baso. Yun siguro ang kanilang dalang mga panlagay ng inumin. Or malay nyo, naka-Starbucks tumbler sila. Summer na summer, ha? Si Marlona Pineda Barona, meron silang Only Barbecue, masarap na food, saka flawless na balat. Doon ako sa Only Barbecue, ha? Kung talagang pati yung mga kabilang cottage, nakakatanggap ng barbecue, palagay ko. Talagang mga rich kids, mga richy-rich ang katabi ninyong cottage. Si Kevin Zapata, naka-catering. Oo nga, no? Kailangan talaga coordinated pa yung catering na yan kasi baka magbabayad pa sila ng core cage fee o kaya malay natin yung mismong resort ang
nag-cater para sa kanila. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. At babasahin natin ang mga yan ng ating pong resident historian na si Ray Bravo Jr. Palagay ko ay nasa isang cottage na rin yan, ha? At nag-i-enjoy ngayong araw na ito. At para po sa ating kwentuhan upang lubos po nating makilala ang ating bisita, hindi man natupad ang pangarap ng ating kabalen na pasukin ang larangan ng musika. Blessing in disguise daw itong may tuturing dahil from rejection. Ginawa niya itong motivation para ipagpatuloy ang kanyang passion sa arts. At ngayon ay kumikita na siya ng halos 6 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. Dahil sa kanyang pagiging nail artist. Kinalanin at ma-inspire sa kwento ni Himarel Angel Lintag. Welcome sa topic, Himarel! Hello po! Ayan, kaganda naman ang ating bisita ngayong araw, Himarel. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out lahat ng gusto mong batiin. Mga mahal sa buhay, kapamilya, kaibigan, followers, subscribers, mga suppliers, dahil baka Himarel, magtampo ang mga yan kung hindi mo babatiin dahil syempre madalang ka lang lumabas sa TV. Go ahead sa yung greetings, Himarel. Gusto ko lang po mag-thank you in general. Hello and thank you to yung family ko po, yung for being supportive, ganyan. Yung boyfriend ko po, thank you for being supportive also. Maliwala po ako naging problema sa pag-start ng business kasi naging supportive po kahit yung friends ko. So, hello sa inyo, guys. Tapos, yung followers ko sa TikTok, I owe this all to you. Kasi, if not for TikTok, hindi ako mapapansin nung mga tao. Ganun. Yun lang po. Ayan, palagay ko talagang blessed the blessed ang ating bisita ngayong araw. Pero simulan natin ang kanyang kwento dahil alam nyo, step by step kasi para malaman natin yung kung paano siya napunta ngayon sa kinalalagyan ni Himarel. Pero Himarel, palagay ko, gusto kong malaman ito. Anong universidad ka pumasok at anong kurso ang iyong kinuha? Universidad ng Pilipinas represent! Ang kurso ko po is economics po. Sa dito ba yan sa UP, dito sa May Clark? Pag mga universidad ng Pilipinas sa nag-aral, no? Ang tawag sa mga yan ay scholar ng bayan. Yan. So alam niyo naman, yung ako ay graduate din ng UP, no? Pero sa Diliman. Ito kayang si ano, si Marel. Marel, saan ka mag-graduate na UP ano? Na UP school. Sa UP Baguio po ako. UP Baguio. UP, naku, masaya doon sa UP Baguio. Alam mo kasi kapag medyo mainit ang diskusyon, paglabas mo ng classroom, malamig sa UP Baguio. And bakit economics ang naisipan mong kursong kunin? Actually, funny story din po siya. Kasi dapat, first choice ko is Tacloban. Kasi dapat, yes po, Tacloban. Kasi sabi ko, yung sa accountancy na Diliman, hindi ko siya kaya. Alam ko yung capacity ko kasi may quota po ata siya. Triple quota, alam ko. Tapos, yung next na campus na merong accountancy is Tacloban. So, yun yung tinry ko first choice. And naipasa ko naman po siya. Kaso, that year, napapasok ako ng college. Yun yung time na nabagyo yung Tacloban po. Tapos, pumayag lang si na parents ko po na sa Baguio ako, ganun. Tapos, second choice ko po kasi is Baguio. Tapos, yung closest is economics. Kaya economics po yung tinig. Ayun. Medyo ano rin pala. Medyo masalimuot. Ganyan din ang naging kwento ko noon. Kaya lang, mapapahaba ang kwento natin. Talagang, pag ganyan yata talaga ang kwento, pag magiging scholar ng bayan ka, ilalagay ka talaga sa tamang kurso na pag-aaralan mo. Pero pagkatapos mong kumuha ng kursong economics, ano ang naging next step mo sa buhay, Himarel? Ano po yan? Sorry? Yan. After mong magtapos as
UP ano, UP Economy. Siyempre economics, ekonomista ka na. Pagkatapos mong graduate, ano nang yung parang next step mo na ginawa? So gumraduate po ako June 2018. Tapos from there naghanap na po agad ako ng trabaho. Tapos nung September natanggap na ako. Tapos October, yun yung first day ko ng sa previous job ko po. Naming malaman ano ba ang dating trabaho ni Marel after nang graduate na naghanap na siya ng trabaho? Anong first job ni Marel? Project Development Officer po sa DepEd San Fernando. Ayun. So that was from 2018, Yemarel. And ano ang naging trabaho ng Project Development Officer sa DepEd? Parang ano rin na, mabigat din yun, Yemarel. Focus ko po yung pagmo-monitor ng mga batang nag-work immersion. Tapos yung nagko-conduct din po ng seminars para ron sa youth. Technically, sa students po. Ganun po. More on Rodel? Career development po siya. Kilala mo si Sir Rodel? Yes po, father ko. Ay, nako, Sir Rodel, kumusta ka na? Dati ko nang na-interview dito si Sir Rodel dahil sila yung gumagawa noon ng mga ipinapalabas sa mga bata. Noong panahon ng pandemya, yung ano kasing pangalan ng program nila? Palagay ko alam mo yan. Ano yun ni Marel? Fernandino Kids TV po. Yun. Ako po yung singer sa nursery. Diba? Kaya nga sabi ko, parang familiar itong bisita natin. Pero, why did you decide na parang iwan itong... Kasi usually kapag nasa ganitong stage ka na, nagtatrabaho ka sa gobyerno, no? Pero sa bagay, kabataan pa kasi... Pag meron ka ng parang masasabi nating magandang trabaho, usually, nag-stick ka na dyan eh. Dito na ako forever or something like that. Pero why did you decide na parang mag-depart sa DepEd? Actually, ang main reason ko po, I think hindi ako pang 8 to 5. Parang sinasabi ko sa parents ko, sa friends ko na ang dami kong pwedeng magawa dun sa 8 a.m. to 5 p.m. na... Parang feeling ko po kasi caged ako eh. Nothing against the ano naman system, pero ayun, feeling ko mas marami akong magagawa kung wala ako sa situation na to, yung Monday to Friday, 8 to 5 wala kang pwedeng gawin, ganun po. Ayun. So parang nakikita ko is ayaw mo magpatali sa 8 to 5. Something like that kasi pag 8 to 5 kontrolado yung sa oras, parang gusto mong ikaw ang makapag-manage sa gagawin mo sa pang-araw-araw. Tama ba ako? Opo, parang ganyan. Opo, yes po. Ayan. And then, meron akong gagawin si Marel sa parang kabanata ng buhay niya ngayon. No? So after niya sa DepEd, yan po ang ating malalaman sa pagbabalik ng ating programang topic. Kaya huwag po kayong aalis. Manatili lamang kayong nakatutok sa ating programa. Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating programang topic. Alam nyo talagang nakakaaliw po yung inyong mga komento sa topic question of the day. Kaya eto na po, basahin na po natin ang mga susunod na inyong mga experiences tuwing kayo nagpupunta sa mga resorts o sa mga beach. Signs na rich yung nasa kabilang cottage. Nanumoying palagay yung ahakit yun na makwalta na rin king kasiping yung cottage. Ang sabi ni Zerk Thina, isong English speaking na rin anak daw. Yali naman, feeling ko naman kaya. Siyempre, no, ako naman, tinuturuan ko yung anak ko na mag-English, pero hindi naman kami ganun ka-rich. Pero baka nagkataon lang talaga na medyo slang, kung slang, baka galing niya talaga sila sa ibang bansa. Kaya, they're speaking in English like that na, no? Inorialu Lagwatan Bacani. Ito, may kanya-kanyang aqua flask.
talaga naman. Iba talaga. Napakamahal. Tapos, yung Aqua Flask pa na limited edition, ha? Yung talagang tig 3,000 pesos. At kung kunwari, dalawang po silang nag-swimming. Bawat isa may Aqua Flask. Eh, maligo na lang kayo gamit ang inyong Aqua Flask, ha? Ganyan ho talaga kapag po naiinggit dahil tayo ay walang Aqua Flask. Ang sabi naman ni Jojo Cabusaw Aguilar, kapag hindi sila nakasakay sa jeep at sa box ng elf truck. Grabe naman kayo talaga. Eh, parang sinasabi ho nila eh, kapag ho expedition, yan, mga Ford Ranger, yan, mga Fortuner, no? Na talaga namang malalaking klaseng sasakyan at hindi sila umarkila ng jeep. Eh, malay nyo naman eh, nasiraan. Kaya umarkila kayo talaga, oh. Si Marie Pineda ay pag raffles, lace, at Cheetos ang chichirya nila at naka-soft drinks in can na nasa Coleman. Tama, no? Totoo. Pero malay nyo rin, nakapag-ipon lang yun. Pero, kasi kung ikaw naman, piatos. Ay, sorry ha. Chippy. Ay, hindi, malay nyo, yun yung nakayanan talaga nila. Pero, totoo naman, no? Nakakaingit talaga. Kung nasanay ka dun sa lumpia, yung bangus, yung mga ganong klaseng chicheria. Pag yung katabi mong, iba yung, parang gusto mo na rin, pingi po, parang matikman namin. Si Harvey, Sir Harvey! Naka-electric wheelchair. Yung kasama nilang matanda, alam mo ang importante dito, isinasama yung mga senior citizen. Hindi sila iniiwan sa bahay. Yun nga lang, naka-electric wheelchair, ha, Sir Harvey? Pero Sir Harvey, hindi siya pwedeng mag-swimming. Kung nakaupo sa electric wheelchair, ha, baka makuryente, Sir Harvey. Si J.R. Elomora, yung spaghetti, hindi maputla. Ano kaya ang gamit na tomato sauce ng mga to kaya hindi maputla? O kaya marami silang tomato sauce na dala, ha? Grabe naman, pati spaghetti, ha? Napapansin nyo, hindi gawang UFC. Ay, nako, napaka-witty. Talagang random ko ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. At syempre, dahil mainit-init but fresh na fresh, tanungin nga natin ang ating bisita na si Marel. Marel, feeling ko naman, ikaw nakapag-swimming ka na at nakapunta sa beach kahit nung kabataan nung ka. Ano kaya ang mga signs na yung katabi niyong cottage ay mga richy-rich? Hi, Marel. Basta ang alam ko po, pag rich yung nag-resort, nasa villa sila. Wala sila sa cottage. Ayun na. Ibig sabihin si Marel, wala silang katabi sa cottage. Kasi yung iba, nandun sa villa. Tama nga naman. Pero ako, lahat ng mga nabanggit nyo, alam ko yan, feel ko yan. Ano pa, syempre alam nyo, kapag yung mga sandals sila, mga habayanas, yan. O kaya ano, magsiswimming, nakasapatos ng Nike. Dadating ng resort, nakalong, mga ano, yung mga nakastileto. Walang gaanong pera yung mga yan, mga sinisira lang sa beach yung mga gamit nila. And syempre, yung mga baon nila, yung mga pangkatulad dati, mga adobo lang, mga ganun, itlog na baalat, chicharon, tocino sila, may mga steak, yung ganyan, ha? Pero maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating topic question of the day. Talaga pong nakakaaliw yung inyong mga komento. Pero ituloy na po natin ang ating kwentuhan with G. Marel. Pero G. Marel, after leaving DepEd, talagang napagtanto mo na this is not for me. Ano ang parang sumunod mong naging desisyon sa buhay? Nung kasagsagan po ng Fernandino Kids TV, nung patapos na yung program na yon, nag-isip akong mag-business. Parang tap kasi nakita ko po sa TikTok yung mga nagpa-package ng mga tinda nila ganyan. Tapos sabi ko ako rin gusto ko na may ganon. Tapos
sabi ko po sa parents ko, fake nails yung ibebenta ko. So habang nag-work po ako, nagbebenta na po ako ng fake nails talaga. And then, last year ko lang po talaga naisip, yung before resignation talaga, last year ko lang po naisip na what if mag-home-based salon ako, ganun. Tapos, dagdag kita rin. Tapos, yung kinatatakot ko na mawala yung stable income ko from my job, baka kaya namang i-cover kapag meron pa akong ibang ginagawa. Ganun po. Ayun. So, nag-business pero parang doon sa nating intro kanina, eh, nagsadya ka rin sana na mag-aral muli at kumuha ng music bilang iyong ikalawang kurso. During ano po yun? Ang timeline po kasi noon is yung mismong pandemic, yung pagka-lockdown, dapat mag-e-exam na po ko noon sa Manila. Kaso, alam ko naka-schedule siya third week ng March yung exam. Tapos, na-postpone. So, yung exam ko po nun sa UP Diliman College of Music, napasa ko naman po siya. Then around June yung auditions, yun po yung hindi ko napasa. So parang dun po ako, akala ko po kasi yun ay magiging reason ng resignation ko eh. Kung mag-aaral ako. Kaya lang, hindi po binigay. So, ayun po. Iya makaparikil. Harapin, iya makaparikil. So, ating other plans, may other plans ang nangyayari and palagay ko parang doon ka ni lead, no? Parang dito ka muna. And baka dito mag ano ka na. Dito ka lalong mag-grow. And from there, ano na ang nangyari? Una, fake nails muna. Yemarel, ang inyong naging ginagawa sa iyong negosyo. And then anong sumunod rito? Mga magto 2 years po akong nagbebenta ng fake nails. Bago ko naisipang magtayo ng home-based salon. Kasi may nagsabi po sa akin noon na bride na gusto niya magpagawa sa natural nails niya. Hindi naman daw po siya nagdidikit. So, na-challenge ako. Kaya, kumuha po ako ng mga online courses for nail technician. Kasi yung nail art, alam ko naman na po yun from making fake nails eh. Tapos, ayun po, nagkumuha ko ng certificates. Tapos, unti-unti, binild ko po yung home-based salon ko. Okay. Sasala po na. Medyo naku-curious lang ako, Imarel. So, para bang ang nangyayari ganito is, may kukunin kang mga fake nails, tapos ididisenyo mo yung mga fake nails na ito. Tama ba? Yes po. Hand-painted po lahat. Ah, I see. And from there, nung nag-start ka, nabilang mo na ba kung gano'ng karami na yung naipinta mong nail art sa mga fake nails? From when I started po, mga nasa 1,000 plus sets na po. Kasi 2 years na po ako nagbebenta eh. So, mga nandun na po sa ganong range. Mahirap ba ang paggawa ng disenyo sa mga fake nails? Sa fake nails po, well, with practice kasi, napapabilis ka eh. Pero, since my background na po ako ng elementary na mag-design, hindi na po ako sobrang nahirapan. Kumbaga, natututo lang ako ng other techniques na nauuso ngayon. Pero yung mga traditional na drawing, madali na lang po siya for me. Kasi sanay na po ako ron sa part na yon. Sanay lang, as in, meron ka rin parang learnings sa art. Am I right? Yes po. Nung high school po ako nag-creative arts na subject. Third year. Alam mo yung Marel, kapag naipasa mo pa yung sa music, eh, parang nasa yun na lahat. kung sakaling ganun. May mga times ba na yung client mismo yung nagre-request ng design? At mayroon ka man na bang mga tinanggihang design dahil sobrang mahirap or ganun or komplikado? Mostly po nung mga binibili sa akin and yung mga pinagagawa nila sa nails nila are customized po lahat. Kumbaga magsisend sila ng inspo na pictures and then kung gusto nilang gayahin ko talaga, gagayahin ko po talaga. Kung gusto nilang may ipabago, pwede po siyang baguhin a bit, ganyan. Tapos, yung mga natatanggihan ko naman po, mostly ang natatandaan kong tinanggihan ko yung mga anime na sobrang detailed po talaga.
Kasi more on cartoon-ish po ako mag-draw. Tsaka yung mga, ayun, yung mga ganun. And then, nakabuo ka na or nakapagtayo ka na ng sarili mong salon with the help of your family? Yes. Yan. Nasaan ba itong salon na ito? Imarel, para naman na malaman ng ating mga viewers at kung meron kang mga social media account na pwede nilang makita yung mga gawa mo dahil alam ko ngayon eh, talagang trending na trending ka. Ay, hindi po. Home-based salon ko po is located at Quiabiawan, San Fernando, Pampanga. And then, for uniformity, ang name ko po sa lahat ng accounts ko is Nail Hypothesis. Tapos sa TikTok lang po yung Nail Hypothesis by Ima. Ayan po. Ayan. So sa mga interesado dyan, ha, Nail Hypothesis. Ayan po ang shop ni Marel. O sa aking asawa, ha, ayan, si Marel. Meron siyang, nail art at fake nails, ha. Gumagawa ka rin ba ng mga gel? Tama ba yon? Yes po, gel polish po. Gumagawa rin. How much do you usually sinisingil yung mga services mo? How much do you usually yung ano nila, yung price range nila? Ang price range ko po, well, depending on the design and the service, is ranges from 370 to around 5K, mga ganun po. Depende po sa technicality ng design. Ayan. So, upang makita po ninyo mismo yung sigurong price list ni Gimarel, ha, punta po kayo sa Nail Hypothesis. Ayan dyan po sa kanya mga social media platforms. Pero Gimarel, did you expect na magbo-boom na talagang now you're earning that much? Baka si Tito Rodel, si Sir Rodel, nak, bili mo naman ako ng iPhone 14 Pro Max, parang ganon. Did you expect na talagang you will be blessed with this kind of business? Actually, to be honest, ang binili ko lang pong glue nung nag-uumpisa pa lang ako ay 20 pieces. So, yun lang po yung ina-expect kong parang initial sales ko, ganyan. But luckily, fortunately, nung nag-post po ako ng first packaging video ko sa TikTok, nag-30K plus views agad siya. Tapos parang na-overwhelm po ako that time. Tapos parang kinabahan pa nga ako eh, kasi ala 20 lang yung in-anticipate ko, ganyan. Tapos from that, nakita ko pong magandang platform yung TikTok to advertise my business. And then nung from doon po, parang inisip ko na ay may future sa TikTok. So doon ko po pinokus yung attention ko sa pagpo-post nung content ko talaga na yung business ko po, ganun. So parang minanifest ko na rin po siya na magsasucceed ako sa larangan na to. Tama naman, kung hindi ka magsisipag, parang may kasabihan, if you want to dream, reach for the stars, no? Yes. Para kapag bumagsak ka, nasa moon ka pa rin. Pero that's beside the point. Kung talagang seryoso ka, syempre tututukan mo yung mga nais mong gawin sa buhay. What are your other plans ngayon that you want to share sa ating viewers, Imaret? Ang plan ko po talaga, ang original plan ko po is magtayo talaga ng salon na sa labas, sa highway. Pero over time, naisip ko po na dahil nga yung content ko po sa TikTok ay nag-share ng knowledge, ganun. Parang ang pinaka-goal ko na po muna ngayon is Beauty Academy. Parang I want to train others po, ganyan. Kasi mas nage-enjoy ako sa part na yon, ganun po. And speaking of you want to help and train others, ano ang nais mong ipahatid sa ating mga viewers na napaghihinaan ng loob, parang yung direction na nais sila eh hindi nila nakukuha at parang may ibang direction na tinatahak yung kanilang buhay at medyo parang ito ba talaga to? Ano ang nais mong i-share sa kanila based sa iyong kwento? Itinuturing ko pong major heartbreak nung hindi ako pumasa ng music eh. Kasi from first year to fourth year college, yun talaga yung sabi ko sa parents ko na after ko po rito sa economics, magme-music na talaga ako.
Tapos yun talaga yung mindset ko eh, na music ako, ganyan, magiging singer ako someday. Pero hindi, lingid pala sa kaalaman ko na hindi pala yun yung plano ng universe for me. Kumbaga parang dapat, well, tinake ko yung rejection na yun heavy eh, kasi yun nga, parang naging anxious ako, ganyan, hindi pala for me yung pinapangarap ko, ganon. Pero inisip ko na lang that time is baka yung rejection na yun, redirection pala to something better, na ito yung plan ko, pero mas may big plan pala for me, ganon. Tapos, yung advice ko po sa mga pinanghihinaan ng loob right now, yung tulad kong nasa service industry na wala pa masyadong clients, kailangan nyo lang pong tandaan lagi na there will always be a time na ikaw naman yung parang, ikaw naman yung makaka-receive ng blessings na deserve mo. Kumbaga, kung hindi ka pa nag-shine ngayon, maybe hindi pa ito yung time for you. You just have to patiently wait na matupad yung dream mo. And while nag-wait ka patiently, huwag mo tatanggalin yung hard work. Kasi lahat ng yan magpa-pay off in the end. Ayun, Imarel, maraming salamat sa iyong oras ay binahagi sa amin. Importante talaga ang magsipag, magsikap at magtiyaga habang hindi pa papanahon ngayon. Maghintay ka lang dahil in God's time, marireceive mo rin yung matinding blessing mo. May mga rejection sa buhay, ang paraan mo kung papaano ka muling tumayo ang siyang magdidikta ng iyong pagkatao. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado at sa aking anak na si Harper Arabella at si Patricia. Kalaguranda kayo. Taga rito, kasama nyo CLTV 36. Atin to.